God bless you, the beloved. Preacher Sack, maulit. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Lakasan natin ating praise the Lord, mga minamahal. Praise the Lord. Yun po ang victory na pagsigaw ng praise the Lord. But last, muna yung kamay, manalangin muna tayo. Opo, naging ng Diyos, maraming salamat. Sa naging ng pagkakataon, kalubos sa amin sa oras to. Alam ko, Lord, di ako karapat dapat sa iyo. Di marami akong pagkakamali, kasala. I'm not worthy, Lord. Thank you so much for the grace, for the love, for the first leading prayer. But dearly beloved, we love our jealous pastor, Almita. But we love pastor, Lord. For their prayer to us, Lord, and all beloved children. May tayo makalimutan, mag-alaala sa malapis ng pastor, mama, dear Lord. Sa ganang akin, wala akong magawa. Langisan mo ako, Lord. Mga pangarap kong salitan mo na may pag-ibig at may kapangyarihan. I bind Satan, cast out him, that's his right, oh Lord. Jesus' name, amen, praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. So first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, majesty. Only to our loving God, there is a receiver. Give double honor and respect to our dearly beloved, the evangelist, with Almeida and time prophet of our loving God. And so we know, remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved pastor, Lina Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family po. Magandang hapon po sa lahat. Beloved children po, we love you so much. Hindi po karapat-dapat, parang nahiya nga ako, parang ayaw po na sana. Pero wala akong magawa eh. Sige lang. Hindi natin pwede iwasan. May natira pang anointing power, tagumpay, sa 49th year church sa Blinino Grandstand, mga minamahal. Palakpakan po natin, Diyos. Alam niyo, mga minamahal, ang ating title sa gabi ito ay Gratefulness and Victory. Yung pagtanaw loob at yung pagpasalamat sa tagumpay, the breakthrough, pambihirang tagumpay nangyari sa 49th year church anniversary. But before I proceed, mga minamahal, pakibasa na lang muna kindly to my Bible reader, 1 Corinthians chapter 15 verses 57 up and 58. First book of the Corinthians chapter 15 verses 57 and 58. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Una mga taga Corinto, kapitulo 15, versikulo 57 at 58. Darapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, kung minamahan, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. So nagalagay dito, but thank be to God which giveth us the victory to our Lord Jesus Christ. So that's why, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as we know that our labor is not in vain in the Lord. Alam mo yung mga minamahal, naalaala ko, nung nakilala ko ang Panginoon when I was saved, edad ko 22 years old pa lang, 1984. Dahil nag-graduate ako sa nautical, gusto ko pumunta ng Manila. Gusto ko sumakay sa barko to become a seaman, captain the ship, to support my family. Pero nakilala ko ang Panginoon that time. Naglingkod ako sa Diyos, naging mainit ako. Nakalimutan ko yung profession ko. Para hindi na ako ganahan sumakay sa barko, ayoko na magtrabaho. So nadama ko yung first love ko sa Panginoon.
Noon akong napuspos ng banang espiritu, talagang hindi ko mapigilan yung paa ko, drabbing, trembling. Hanggang saan ako punta, grabe, hindi kaya nang umahawak sa akin, payat pa ko noon, hanggang sa kamay. So, I felt my first love sa ating Panginoon. Galit na galit yung parents ko sa Iloilo dahil bakit? Anong nangyari sa'yo? Dahil ako yung pangalawang anak, yung elder sister ko ay teacher, retired, mag-retired na teacher kasi 17 years sa aming gap. So ako inasahan aking pamilya to support my mama, may mga kapatid ako. Nagalit sa akin dahil naglingkod ako sa Diyos. Dahil before, kasi mga sarili yun sila, hindi maintindihan. Alam mo, nagpatuloy mga namahal. Naranasan ko dito noon sa Pasol House, 1984, ito po yung chapel natin. Ang samba dito noon, 8 o'clock in the morning, matapos 8 o'clock ng gabi. Almost 12 hours na pagpupuri. Di basta-basta. Hindi ko makalimutan nung dumalo ako, that is Holy Supper. First time na dumalo ako, Holy Supper. Yung mga second cousin ko nagdala sa akin, yung mga Lasista family, hindi nila na-explain sa akin anong Holy Supper. Imagine from 8 o'clock hanggang 8 o'clock ng gabi, walang almusal, walang tananghalian, walang hapunan. Gutom na ako. Di namigay na ng bread, saka wine. Ganitong kalaki lang. Binigyan ako. Sabi ko, gutom na gutom ako. Bigla ko pag kinain ko kagad. Sabi ko sa pinsan ko, kuripot naman yung pastor niyo. Nagbigay ng merienda, piranggot. Sabi ko, huwag kang maganyan. Delikado yan, bakit ininom at kinain? Hindi ka pa nabautismon, baka mamatay ka. Ha? Mamatay na ako ngayon, delikado ko sa akin. Dahil before drug addict ako, lasinggiro, tatuing kaso ko, tape robbery, kung namatay ko homicide, mabuti, hindi namatay. Binanatan ko sa iliig eh, slight injury lang. Ganun ako kasalbahin noon. Kaya noon, hindi ako kumikilala sa Diyos. I never believed existence but before. Binabasa ko mga komunista, tinuturuan ko sa katubuhan, magnakaw, magulda, kaya nakasuhan kami. Kaya nagpasalamat ako, ginamit sila ng Diyos para makilala ko ang Panginoon. Sa kabaguhan ko, ayaw ko mamatay. Napilitan akong lumapit sa gitna. Sabi ng malapastor, nagtataka ako, bakit yung preaching ng malapastor, lahat tumama sa akin? Kung ikaw drug addict, sugaro, lasinggiro, magnanakaw. Hindi ka kumikilala sa Diyos, patunayan ko sa may Diyos ka buhay, baka papatawarin ka, baguhin, papagaling ka. Sabi ko sa minsan, at sinumbo mo ako sa pastor mo? Bakit alam niyo yung buhay ko? Ito, hindi ako nagsumbong. Wala nang sumbong dito. Ngayon, nung lumapit ako, inamga ko ang Panginoon. Wala ako choice eh. Binautismo na ako, nagbabautismo ako, mataba ako ngayon, mas mataba pa ako dati. Kaya sa singgiro ako eh. Walang kakasiyang damit dito sa loob ng paswalo sa akin. Hanggang dito lang. Ewan ko lang yung pinasuot sa akin, parang duster ata eh. Binautismo na ako ng isang ordinaryo natin. Pagbautismo sa akin, mga minamahal, sabi ang pangalan mo, sabi ko, Andres, kaso lang, mabaho yung Andres, sabi ko, Andy na lang. Ganon, notice mo na ko. Patawarin ka ng Panginoon. Matagabal lang ang Espiritu. Ganon ako. Nagaganon ako. Sige, tingala ka sa langit, Brad. Pag ganon ko, mga minamahal, maniwala ka at hindi. Bumukas yung langit. Napakaliwanag, gumanon sa mata ko, hindi ko halos makita. Grabing nakalimutan ko kung sino ako. Grabing kagalakan. Hindi ko maintindihan kagalakan. Gusto kong tumawa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak. Hindi ko maintindihan. Sabi sa akin ng isang preacher, Brad, napatawad yung kasalanan mo, nadama mo na yung presensya ng Diyos. Yan po ang experience mo bilang new birth in Christ. You feel it. Overflowing joy, unspeakable, full of glory. Hindi maintindihan, nagagalakan, puno ng kalatian. Yun pong binantayan ko lang, pag-uwi namin sa Sampaloc Market, may mga drug addict lahat doon. No? Hindi, inom. Hindi na ako ganahan, tumingin sa kanila. Makita ko sa kwarto, nakahiga ko ganun lang.
Alam mo yung pinumasiksik sa isipan ko, yung sinisigaw ng mga choir member dito. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Yun po, mami naman, by the time, 1984, hindi ko makalimut until now, hindi na kong sumakay sa barko, galit na galit yung parents ko, mga kapatid ko, paano na lang kami? Mamatay ka dyan. Nang nalaman pa nila, hindi ko rapat dapat ginamit ako pag-share hayo sa ospital, sa bilangguan, hanggang pinatawag ko one day ng mga pastor. Barian, bawat gawain, lumapit ka sa akin sa likod, bibigyan kita ng blessing. Alam mo, minimal, 1984, 85, 86, yung 20 pesos, napakalaki na. Bigyan ako naman ang mga pastor 20 pesos, grabing tuwang-tuwa na ako. From Central Park, Mihan Garden, lalakarin ko lang yung bridge sa Quiapo, doon kami sa Paquita Street, sa Quiapo. Hindi pa ako sumasakay sa jeep, sipa 20 pesos lang. Nadaanan ako ng coaster, mga pastor, mamadir, mga beloved children. Sa gitna ng bridge, pinihinto. Brent, halika sa kay. Ayaw ko pa, kaya nahiya ako. Huwag lang, mga pastor. Huwag ka maya. Sumakay ka. Sumakay ako, mami na maalalam nyo. Pagbaba doon sa Mekia po. Ang barong kasi ng mga pastor, left and right, may bulsa yon. Puno ng mga blessing po yon. Pagbaba ko, dumukot mga pastor sa barong yan. Hinakop yung pera. Baran, sa'yo na yan. Pagbaba ko, tiningnan kong pera, alam mo, may mga dollar, $100, gabing, lalo ko lumukso at umiyak. Sabi ko, walang Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Sino ako? Ba't ganito? Sa sobrang katuwaan ko, umasok ko sa Sampaloc Market. Nangaral ako doon. May tinda ng kamatis, mga gulay. Kung magsisi kayo, grabe, hindi ko makapangyarihan. Mga minamahal, hinipo sila ng Diyos sa puso. Tumanggap sa Panginoon, may mga riyumba pala, maglilihans. Alam nyo, Brad, wala man kami bigay sa iyo. Lahat, mga kamatis, mga talong, mga okra, mga gulay, pinibibigay sa akin lahat. Pag-uwi ko sa aming apartment, yan, ang magpag-testify sa yung stair, si Sister, nasama kong mga choir member, nag-board kami sa Sampaloc, Stair Lucy Villa Carlos. Kasama kami. Kabila sila naman kami lahat dito. Wala. Tuwang-tuwa, maraming kami, saan ka kumuha ng pagkain? Wala ka naman pira. Sabi ko, ang Diyos, baka pangyarihan, pinagpala. Galing sa man of God, propeta ng Diyos, ang pagpala. Hinipo, binigyan ako ng matao sa palingke. Hanggang nakilala kami sa Sampaloc Market, hindi makalimutan si Barjiri Dison may kitong. Natanagtas, pinagaling, kargador lang yun. Pinagaling Diyos ang kanyang karamdaman, nangangaral kami doon. Hanggang nasmasok namin yung bahala, nagang grupo, Sigisigi Sputniks, hanggang doon, nakumberte sila. Yung may leader ng Sigisigi Sputnik, balang si Buiti Soy, hindi makalakal, pinuntahan na hinayuan namin. At sabi naman ng Pastor Baran, araw-araw, makapangaral ka, 100 tao ang patanggapin mo. Sabi ko, saan ako pupunta? Diyan sa 100 tao, 10 lang ang maniwala. Sa 10, 1 lang ang maglingkod sa Diyos. Ganun pala kahirap, mga rin ng Ebanghelyo, mga minamahal. Ginawa ko yon. Nalaala ko si Pedro Nilihans ang may karamdaman. Pilak at gintula ko, mayroon ako dito sa pangalas, tumayo ka, tumayo, pinalakad ng ating Panginoon. Sa unang dalangin man, Pastor, lumakad yung leader ng bahala na gang. Doon nag-umpisa. Nakalimutan ko na yung profession ko. Galit na galit yung mama ko. Kunay, inulatan ko siya, nating isulat niya, na wala kang silbing anak. Wala kang utang alob. Ganun ang sulat ng mama ko. Hindi ka mapakinabangan. Linihas ko na lang. Oh Lord, paunawa mo lang sa mama ko yung sulat niya pagdating araw. Alam ko hindi mo ko pabayaan. Tilumulod ako, nalangin sa Park Park na gusto ko bumuhi dahil sa pamilya ko. Biglang brampuspos yung guwar, masuk sa akin, Holy Spirit. Sabi ng buses, kung mahal mo yung mama, papa mo, makapatid mo, lahat, lupain kahiupan, hindi ka karapat-dapat sa akin. If you love your parents, your brother, sister, more than me, you are not worthy of me.
Naibasbasan ako. Sabi ko, malang Panginoon, ikaw ba yun? Bigla naman ang usap sa akin ng Diyos. Walang tao nag-iwan ng kanyang lupa, kayamanan, pamilya, na hindi ko ibalik ng 100-folds ang mga pagpapala. Mga minamahal, ngayon, tinupad ng Diyos. Dahil meron tayong beloved parents in the Lord, nalalagin. Kaya yung breakthrough, 49 years, mambihirang tagumpay, victory. Noon, gabing kahirapan ng Diyos na to. Ano ba ibig sabihin ng victory? Successful ending of struggle. Sa dulo, kabila ng grabing struggling ng buhay natin, pagsubok sa buhay, in the end, mayroong success. 49 years na po tayo. Galing sa kahirapan, problema ng Diyos natin. Paghirap natin, bilabid mga na pastor, mama di, bilabid sila, nakita na natin. The breakthrough and the victory in our church. Ang pilay na kalakad, hindi ang noon pa man. The lame walk, kitong psoriasis, grabe, hindi basta-basta. Sabi nga, bilabid po, sinusapin ni Minister James, parang wala lang. Para naging wala, baliwala sa ating himala, pero totoo ang Diyos natin. Sabi naman ng pastor, unbelievable but true. Totoo nangyari, nakita po natin experience sa ating mga mata. Yan tanda natin mga minamahal. That's why sabi ng Apostol Pablo, magpasalamat tayo sa ating Panginoon na nabigyan tayo ng tagumpay sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. At may lugtong sa 58, my beloved brethren, be steadfast. Kasi kung minsan, pag anniversary, revive na revive tayo. After anniversary, wala na. Nakalimutan natin yung himala. Nakalimutan natin yung grabing presensya. Nakalimutan natin yung talagang hindi basta-basta na tagumpay breakthrough sa ating buhay. Dahil kung minsan, tinitingnan natin yung mga material na lang na bagay. Yung kahirapan, yung mga pagsubok, leap and right, maraming tayong nakikita. Maraming tayong nakikita mga kakatisuran. Yung itong na breakthrough, pambihirang tagumpay, successful ending of our struggles, dapat ilagay natin sa isipan natin. Ngayon, tutuloy-tuloy na ito papuntang langit, mga minamahal. Dahil totoo ang Diyos natin, pinatunayan sa atin thousands, millions of miracles happening in our church. Just because of course, mayroong tao ng Diyos ginamit ng Panginoon. Alam mo na, Pastor, Mama Dina, hindi dapat maging luma sa isipan. Palagi maging free sa isipan natin. Yung sacrifices, yung pagpahalaga ng kaligtasan na tinuro sa atin, dapat ilagay natin palagi. Ilagay natin palagi. Ngayon paglingkod natin, sigurado yung langit. Huwag natin tingnan yung mga problema. Pabayaan mo yung problema, mamablima sa atin. Tayo, wala tayong problema. Bakit? Nagtagumpay na tayo. We have won the victor's crown. May victory na tayo. Diba? The successful ending of struggle, tapos na po tayo dyan. Pinagpala na tayo. Nagkaroon tayo ng pambihirang tagumpay. Madiyan, 49 years ng church. Eh kung nakakilala ko sa Panginoon, 22 pala ako eh. Eh ngayon, ilang taon na ako, hindi ko nasabihin. Next month, pala rin pa ako. Buhay pa ako. 6 and 1 na. 16 pa lang. Oh, 61 na pala. Hindi ma'am, hindi talaga may iwasan. Minsan puputi, minsan iitim. So pero, yung breakthrough na natili sa ating buhay. Yung tagumpay natili sa ating buhay. Puputi man yung buhok natin. Basta importante na sa kamay po tayo ng ating Panginoon. Isipin natin yung mga pagpapala from the start of our lives since we met the Lord until now. Sabi naman ng pastor, para palagi ka ma-repress, ma-revive, sabihin mo, sabi palagi naman ng pastor, count your blessing, name them one by one since you meet the Lord until now. Yung blessing, ang bilangin mo isa-isa. Umpisa na kilala mo ang Diyos. Ano ba, 1984? Anong time niya? Hanggang ngayon, yun bibilangin mo, hindi yung mga pagsubok. Saan tayo, pagpatuto, grabe pagsubok sa buhay ko. Hindi naman patuto yung pagsubok eh.
yung patutuo, yung himala, pagpapala, yun ang dapat sabihin natin. Lord, sa kabila ng wala makain, pinagpapala mo ako. Lord, sa kabila ng wala pamasahe, pinagpapala mo ako. Sa kabila ng marami nag-uusig sa akin, nakapagsamba ko. Praise the Lord, pagpapala. Kaya nga naman, we already won the victory. Kung natanggap mo na yung pagpapala, eh, yung victory, may problema pa ba? Yan nga, yung meaning ng victory. Successful ending of a war struggle. Tapos na tayo doon. Kaya, anong sabi ni Pablo? Be steadfast. Ano yung steadfast? Maging firmly, maging firm, maging matatag, matapang ka, unmovable, hindi ka palipat-lipat. Pag may natisuran ka dito, papunta na ako sa iglesia ni Cristo, ay sorry. Sa ibang simbahan. Hindi po ganon. Amen? Hindi po hindi ganon. Gunting bagay lang, matitisod ka, hindi na ako magsamba. Wala po. Pag steadfast ka sa Panginoon, wala ka nakikitang problema. Wala ka nakitang barrier sa nakita mo puro pagpapala na mumula sa iyo. Steadfast serving the Lord. Firm ka, fix in place, immovable, not subject to change. Wala kang subject na lilipat ka, magbabagong buhay, hindi. Kaya bakit? Yan ang itong na steadfast. Amen ba, mga minamahal? Unmovable. So, nothing to move. Hindi ka pwede lipat-lipat pa kung saan ka pupunta. Tuloy-tuloy yung paglingkod mo, ipapapala, wala. May problema, wala. Patuloy ka. Bakit? Unmovable eh. Sabi ni Pablo eh. Steadfast, unmovable. Hindi pa sabi, hindi ka mawala dyan. Dyan ka lang palagi. Ilagay mo palagi sa isipan mo, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Wala nang iba. Amen? Bala hindi ka kamustahin sa git, patuloy ka pa rin. Bala stability dyan, patuloy ka pa rin. Wala ka pakialam. Kasi ano mo mabuli. Nakaano ka, fix in place eh. Tayo ka dyan, bahala ka. Taas mong kamay, purihin mo ating malapay noon. Palakpakan mo siya. I don't care what people say about me. Bahala ng ating malapay. Amen? Then pangatlo, abounding in the work of the Lord. Ano yung abounding? Dapat pag abounding, masagana. Masagana ka, abounding ka, very plentiful, abundant ka, masagana ka sa trabaho. Kaya nagpasalamat tayo. May mga first batch, may mga volunteers, lahat. May mga sounding team, mga hayo group, lahat, may mga security group. Grabe, kompleto, mga musician, mga prayer warrior. Ilagay ng Diyos para lahat yan magamit. Kaya sabi, nung pisan mo yung trabaho mo sa Diyos, sabi mo, pang patuloy mo, abounding in the work of the Lord. Maging masagana ka sa gawa mo sa ating mahal na Panginoon. Lahat, huwag kang hihinto habang may buhay, habang makaya mo pa, patuloy, abounding. Abounding, masagana ka. Kahit pagod na pagod yun na, tatlong araw, limang araw, sa lunita, walang tulog, panay pang baklas, ganun na lang yung mata, ganun, abounding pa rin. Amen. Kahit walang tulog, tayo pa rin, buhat, alsa pa rin. Sa Biblia, always abounding in the work of the Lord. Walang reklamo, may makain o wala, may blessing wala. Wala. Abounding ka pa rin. Masagana pa rin trabaho mo. Walang question, walang ganun, walang reklamo. Amen. Hindi yung sige ka buhat. Tama ba yung buhat? Akala ko Bisaya yun. Amen. Hindi yung sige ka alsa. Wala naman makain. Wala naman blessing. Hindi naman tayo naglingkod dahil sa blessing eh. At wala yung pagkakilala natin sa Diyos, blessing na yun. Galing sa lusang kasalanan, gapo si Satanas, naging malaya tayo. Blessing na po yun. Kaya kung doon ka pa rin sa kamay ni Satanas, gapos ka ng problema, gapos ka ng karamdaman, gapos ka ni Satanas, painatap mo sa impyerno, wala ka na. Wala kang mapuntan sarili mo. Ngayon, we are set free from the bondage of sin, from the hands of Satan, from wrath, pinagpala. Blessing na po yun. Kahit wala kang matanggap na with regards of money, blessing, spiritually, pinagpapala ka na. So patuloy ka, sabi ni Pablo, you are always abounding in the work of the Lord. Trabaho ng work, yung physical mong trabaho, lahat yan. Kikilos tayo sa gawain. Pagkatapos mo tugtog, ligpit mo yung gitara. Amen. Hindi na kayo mga musisyan. Iligpit natin. Ngayon,
Mahal yan. Di ba? Pagkatapos natin isampa, ang kamera, iligpit yung kamera, mahal yan. Hindi yung, biyala yan, marami namang kwarta ang church. No, marami. Yung pera ng church, the source of everything ang Panginoon. Tayong gagamitin. Kaya we have to care all the things pertaining to the church. Amen ba? Kasi lahat, we are all husbandry. Tayo, taga dito tayo sa loob eh. Kirtikir tayo ng ating Panginoon. Kaya lahat ng asikaso eh. Always abounding in the work of the Lord eh. Amen ba? In as much as we know, nilalam natin ng ating pagsakripisyo, paghirap, hindi mawala sa ating mahal na Panginoon. For as much as we know that our labor is not in vain in the Lord. Lahat nating sakripisyo, pagod, kapaguran, patrabaho tayo sa gawain ng ating Panginoon, hindi mo mabaliwala po yan. Hindi mabaliwala po yan. Naka-record yan sa langit. Alam na alam ng Diyos na time will come in the due time. The blessing, hallelujah, will pour out, given to us by the Lord. Sabi nga, the angels bring the blessing and give it to us. So utusan yung mga anghel, pagpapalain po tayo kung wala tayong reklamo. That our labor is not in vain in the Lord. Amen ba? Wala. Walang masayang. Yung ating sakripisyo, yung ating pagtulong sa church, yung ating pagbibigay, wala pong masayang. Sabi, that your labor, that our labor is not in vain in the Lord. Grabe yung pagpapala. Sino po hindi napapagod? Sumigaw ng praise the Lord. Iyan ang Kristiyano. Always abounding in the work of the Lord. So, kung hindi man ka napapagod, sabi ng Biblia, patuloy, sumasagana ka sa paglingkod sa Panginoon. So, Wednesday, dito ka. Friday, dito ka. Sunday, dito ka. Sa Amuranto, doon ka. Kahit saan ang gawain ng Diyos, malayo man o malapit, nandito ka. Dahil sabi ni Pablo, always abounding in the work of the Lord, in as much as we know that our labor is not in vain in the Lord. So, salamat sa Panginoon. We thank me to God that the Lord give us victory through our Lord Jesus Christ. 49 years na, next year, 58 na tayo. Hindi natin lang malaman. Grabe. Hanggang ngayon, pinanghawak natin Diyos. Isipin natin, hanggang ngayon, tumatanda na rin tayo, pinanghawakan pa tayo ng Diyos. Amen? Sabi nga ng awit, the more we serve Him, the longer it grows. Habang matagal tayo naglingkod, sa mahaba ng paglingkod natin, the sweeter we grow. Tumatamis yung ating pagtubo sa gawain, paglingkod sa ating hindi tumatabang, hindi umaasim. The longer we serve Him, the sweeter we grow. Kaya palagi matamis yung ating paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin, mga mahal, yung tagumpay nandito na sa atin. Pambihirang tagumpay na successful from the struggle, ending of our life, tapos na. We are so blessed for loving God. Pinagpala na po tayo. Sinong pinagpapala? Sumigaw ng malakas sa praise the Lord. So walang hindi pinagpapala, lahat tayo pinagpapala dahil 49 years na. Amen? Dapat maging steadfast na tayo, mga minamahal. Hallelujah, always abounding in the work of the Lord. Mga minamahal, awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabait ng ating mahal na Panginoon. Gratefulness and victory. Pagtanaw ng utang ang loob sa Diyos at tagumpay sa paglingkod natin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin Diyos, mga minamahal. As we sing, O Panginoon, na tunay at tapat, salamat sa gapan. Yes, hallelujah.
at pag-ibig mo. Salamat, Lord. Maghirap man ako, pag-asay na sa'yo, pag-asay na sa'yo, hindi magagamba, ako ay hawak mo. Yes, Lord, hallelujah. O Jesus, aking Panginoon, salamat po sa'yo. Gratefulness! Ang iyong mga pangako ay di nabirito sa pagkakong paglalas. Hallelujah! Purihin natin, Panginoon, mga minamahal, taas yung kamay. Magsumamo po tayo sa ating Panginoon. Pasalamatan natin, Diyos, sa tagumpay na tinagamit. Pinagpalang tao sa mundong ito. Tayo na nababilang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Mission. Sabagat ang ating dakilang sa buhay ay nagsugo ng kanyang totoong pastor, totoong kanyang propeta. 49 years na nakakalipas pa inibig ko na patuloy na pinagtatagumpay ng mahal na ng gawain ito.
signs and wonders and miracles ang ating nakita na manas sa ating mismong sarili na ating naranasan o inibigo. Ang dakilang pagkatagumpay na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Sana pakinggan natin puro ibanghilyo ng kaligtasan na tunay tayo lahat ay pinagtatagumpay ng ating mahal na Panginoon. Ang hinihingi lamang sa atin ang kitindakan sa buhay na tayo po'y laging sumunod at unawain na panakaloban ng Diyos dahil laging tatagtag sa pamagitan ng kanyang banal na salita, mga inibig. Bulay-bulayin natin, mga inibig. Alalahanin natin, mga inibig, ang mga dakilang himala na ginawa rin sa bawat sa atin. Noong last Sunday, mga inibig ko, napakarami himala na pinakita ng ating dakilang Diyos sa buhay. Mga kababayan natin na wala ng pag-asa. Sila'y binigyan ng pag-asa ng mahal na Panginoon. Nagkaroon sila ng tagumpay na nagpulo sa ating dakilang Diyos sa buhay. Ang kanilang makaramdaman pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo man din, mga inibig ko, yung mga himala na ginawa Diyos sa bawat sa atin na kailanman hindi tayo binigo ng ating mahal na Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay. Sa usang kapagabagan, nandiyan lagi ang mahal na Panginoon at tumutungo sa ating mga panalangin. Kaya marapat natin ating isang pasalamatan yung dakilang pagkatagumpay nito hanggang sa kanyang pagkabalik. Patuloy natin sa papurihan. Pasalamatan. Hallelujah! Patuloy natin kawin natin dakilang sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Jesus, sa aking Panginoon, salamat po, salamat po sa iyo. Ang iyong mga pangako ay hindi mabibigo sa panalong pangalan, mananalig ako. Yung mga iniibig na mga pagkuhan ng dito sa harapan o sa ating lagot guest viewers. Kung nasa pong makamtan yung dakilang pagkatagumpay na nagumura sa ating mahal Panginoon, meron pong apat asusin ng kaligtasan. Tatlo po niyong sasagawa sa oras na ito. Unang-una po yung pananampalataya sa nag-isang sa buhay. Nasabi sa banal na kasulatan, ang pananampalataya po nako sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya sa bagay na hindi po nakikita sinampalatayan mo dyan, nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman ay hindi ka kalulugdan ng Diyos. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakailangan sa'yo sumampalataya na isang Diyos naman na saan tagapagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Napakinggan niyo po kanina ang mga patutukan niya ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Umusbong ang malita palata sa iyong puso at po niyong magagamit sa nalalapit na pagkabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa, yung godly repentance, yung makadya sa pagsisisi. Nasabi naman ang kasunatan na lahat ng tayo nangakasala at walang umabot sa kalahutan ng Diyos. There is none righteous, no, not one. Walang sama matwid, wala. So, paano tayo maging matwid sa harapan ng mahal na Panginoon? Kinakailangan tayo po yung magsisi ng taos puso. Pag tayo nagsisi, ito po yung kumpletong pagtalikod sa buhay ng makasalanan. Ibig, iiwan mo na yung dati mong buhay ng makasalanan. At upang imasagawa mo ng tuluyan, ang pagsisisi, may inibig ko, kailangan ganapin mo ang ikatlong elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi sa Gawatos 28, magsisi at magbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan
ni Jesucristo sa kapagkapatawad niya mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, lahat ang taglan niyong karamdaman, mabigat na problema sa running kasama doon lubog sa tubig, pag-ahon mo na iwanan niyo doon lahat, isa ka ng born-again Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating mahal na Panahon. Nasabi sa Romans 4:5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Dati mong buhay ng makasalanan, iiwan mo na yun, ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panahon. At sa iyong pagkapatuloy, ang pang-apat po, ang Diyos na po ang magbibigay nito. Baptism of the Holy Spirit. Ang sabi sa Romans 8:9, a man without the Spirit of God, without the Spirit of Christ, none of his. Ang sinasabi daw pong taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa Kanya. So, paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan po ang inyong pagkapatuloy, pananatili, at sundin at unawain ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya sa usta sa inibig ng mga pagnantito ng sarapan, magandang sa ating Blood with Christ viewers, pakitas po niyong dalawang kamay, pakipikit na po niyo yung mga mata at muna sa inyong puso. Gayahan niyo po yung aking panalangin sa sambitin kasama ng ating puso pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin mo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na aking magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at Tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katuhanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mama sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy po kayo magsisingapin mong manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na panasokis na pinagbubuklan ng mga biyaya. Sa pangunang dalangin ng taong nilangisan, aming minamahal, ginagaran, Pastor Evangelista, Will Armada, and Papa Ogab, sa aming mga iniibig, nandito ngayon sa harapan, magsa aming live viewers at tumanggap sa iyo sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng yung kabanal-banalan mong dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po sila ng tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito rin pong simulain na kalang marubrob na paglingkod sa Diyos. Iligtas mo rin, maging kalamang masamuhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan as we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na susunod na kaligtasan, dalawa pa lamang niya sa sagawa, panampalataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, huwag po kayong basta uuwi na hindi po magpapaptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, yung katong libreto ng kaligtasan. Sabagat kung kayo uwi na hindi nyo tinanggap ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, ibig sabihin, ayaw nyo mapatawad ang inyong kasalanan, ayaw nyo gagalit inyong karamdaman, ayaw nyo mawala yung mga problema. So, bahay sa pag-uwi nyo po mamaya, isagawa nyo po ikatlong elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, sa tiyak na bagay, pag-uwi nyo mamaya, baon-baon nyo ang kapatawaran na nagmula sa Diyos, ang kagalingan, kapayapaan, kagalakan na nagmula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa inyong pagkapatuloy, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat, yung baptismo sa banal Espiritu. Nakita nyo po kanya, yung mga nag-speaking tongue, nag-umiiyak, grabing umiiyak, yan po yung kapuspusan ng banal Espiritu ng Diyos. Hindi po yung kayang bayaran ng salapin ng mundong ito. Yan po yung regalo na nagumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang anak ng Diyos, meron na kayong karapatan na tumawag natin Ama sa Langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, pray for the sick, ako po binibigay pong patawang sa ating beloved ordained preacher, Brother Rob Blanco. God bless you, my beloved preacher, beloved Hill. Tayo po magkaisang dumalangin, mami na mahal, ano man ating kailangan, mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Sumampalataya tayo, mami na mahal, sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Manalangin po muna tayo ng pagsisisi. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus sa unang dalangin
ng aming kagalang-galang na malapastor, evangelist, Wilnes, Rod Almeda, your end-time prophet, kami po malapainoon, ay lubos na nagpapungabot, nagsisisi sa mga kami nasumpungan, sa mga pagkakasal, pagkukulang sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo kami na masunod po namin lahat mong kautusan, malapainoon, maging handas na kailang araw na pagbabalik at magamit mo rin po kami, malapainoon, bilang ilaw at asin sa libutan ito sa pagligtas pa ng maraming kaluluwa, malapainoon, lubos namin pasasalamat, tatupad sa aming buhay, malapainoon, masagan ang buhay, pinagpalang buhay, buhay may takot, panginig sa paglilingkod sa iyo, mala Panginoon. Hallelujah, dahil nagsugo ka ng totoo mong mga lingkod, aming kagalanggal, mala Pastor, beloved Mama dear, and beloved children, mala Panginoon, upang pangalagaan kami, mala Pastor, sagdali namin pananampalataya, upang sa nang pagbabalik, sama-sama kami dyan, sa engkarihan sa buhay na walang gan, e ang patuloy na kalakasan, mahabag buhay ng aming kagalanggal, mala Pastor, and all the beloved children, lubos po namin pinasalamatan, mala Panginoon, upang makisatuparan ang nais mo, mala, bago magbabalik, ang nag-iisang Ebanghelyo, purong-puro Ebanghelyo ng kaligtasan sa lakipang kapangyarihan ay may pangal po muna, mahal na Panginoon, sa kaligtasan ng lahat ay mahinirang sa buong mundo. Sa pangalan ni Jesus, thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ilihas po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman, at isipin po natin ating beloved pastor, evangelist, will destroy the Almeda, naglihas po sa ating mga loved ones, i-cast out po natin lahat na masamang spirit ng karamdaman, problema, bisyo, sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, all kinds of vices, unbelief and doubts, vanity, vain glory, pride, lust, covetousness, materialism, cast out, financial problems, poverty, cast out, drug addiction, cast out. In Jesus' name, be healed. Problems are solved. Vices begin right now in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon bilang pasasalamat sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus. Lahat ng ating mga kahilingan, tinugunan ng ating mahal na Panginoon dahil ang panalangin ng matuwid na totoong propeta ng ating dakilang Diyos ay nakabot sa ating mahal na Panginoon. Banggitin po natin mga minamahal ang Hallelujah, praise the Lord. More than a million times siya na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sabay lukso tatlong beses mga minamahal. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo naman pwede dako sa ating announcements for our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen.